Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyong mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat mga best. Maraming salamat sa inyong patuloy na nood dyan at nag-share na inyong ideas and comments. Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat mga best. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan. And we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus name, amen. Shoutout sa inyong lahat mga best. Ayokong patagalin yung oras kasi sayang daming pang gagawin. So diretso akong magbasa sa isa sa comment sa inyo mga best. Huwag kong banggitin yung name mo at alam mo kung sino ka. So, dear Ate Sally, good day po. Ano po ang gagawin ko pag sinasabi ko sa kanya na ba't hindi ka na nag-video call? Then, nang na-hospital daw ang kanyang stepmom. Pagkatapos, nagalit. Kasi, hindi daw ako nagbigay ng 25K. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ano ba yan? Please give me some advice. Isa po siyang sundalo. Nakaka-lurky naman to best. Ang masasabi ko lang to, hindi naman to bago kasi kahit nung time ko, nung kapanahunan ng lola nyo, marami na rin ganito. So, hanggang ngayon, hindi pa natatapos ng ganitong issue. Baga, baka nung unang panahon ay mga lolo, ngayon mga apo na itong gumagawa. So, itong mga ganito, kasama yan sa pagsasearch nyo ng tamang afam. Marami talagang temptation na darating sa buhay ninyo, kaya dapat alam nyo kung anong tama at anong hindi tama. At saka alamin nyo kung anong klaseng afam ang gusto nyo. So, itong afam na to is, alam mo ba kung anong style ng ugaling meron siya? Ang pagsali siguro niya dyan is ganun ang gusto niya, may makuha siya. So, wag mo hayaang best na isa ka sa kawawang mabiktima doon. So, tandaan mo best, sa paghahanap mo ng afam o pagsali mo sa dating site para makatagpo ka ng afam na mamahalin ka, iingatan ka, tatanggapin ka kung ano ka. Kumbaga, suportahan ka financially, kasama talaga financially yung ganun. At saka emotionally, yung mahal ka best, hindi yung nangihingi ng ganito. Mostly sa mga afam talagang matitino, hindi lang mostly, kundi ang afam na matino, never yung manghingi ng ganitong pera best. Kahit nikuting, kahit na maliit na sintimo, hindi yan manghihingi sa'yo, tandaan nyo yan. So siya ay isang malaking thumbs down na yan best, sa ginagawa niya. Alam mo ba ang pinakamahalaga sa kanya is yung makakuha ng pera sa iyo, hindi yung makakuha ng pagmamahal mo. Bakit? Nagalit siya, besh, kasi hindi ka nagbigay ng 25K. Hello, anong kala mo sa aking afam ka? Nangungutot ng pera, umuutot ng pera? Ang 25K, hindi yan basta-basta ng paghirapan pa yan. Magdusa ka pa bago makuha yung 25K, tapos napakadali lang sa kanya mag-iinarte na hello, hindi ka nagbigay sa akin ng pera, nagalit siya. Jesus, kung ginukulod pa sa ilo, lumabas ang kabisaya ko dyan. So, sa afa mo best, wag mo nang pansinin yan, wag mo nang bigyan ng pansin yan. Hello, wag mo nang entertainin yan. Ako, additional problem lang yan sa buhay natin. Ang dami na nating problema ngayon. So, paghahanap nyo ng afa mo best, maghanap kayo ng afa mo na bigyan kayo ng additional happiness in life. Additional, kumbaga, additional encouragement, yung kumbaga pag-asang lalong matupad yung pangarap ninyo na magkaroon man lang ng karanasan o makaranas man lang ng magandang kinabukasan, kumbaga matupad yung pangarap ninyo best. Pang-ibig ko sabihin ng magandang kinabukasan, eh syempre yung matupad yung gusto nyo. Ano pang gusto nyo sa paghahanap ng afam? Sa pag-join nyo sa dating site is makahanap ng afam na matino, mamahalin kayo at bigyan kayo ng pag-asa na may pag-asa palang makaramdam ng ganito. Kumbaga, matatagpuan nyo lang naman yan kung makahanap kayo ng matinong afam. Ito, pasaway talaga. Pasaway, best eh. Hindi ka nagbigay ng 25,000. Bahala, ayoko na sa'yo. Hello, sino ka? Nagbigay ka ba ng pera sa akin para mamaya pag kailangan mo ibigay ko ulit sa'yo? Ano ako, bangko? Ganun, si afam mo? Sus, marusip. Pasaylo ako, Lord. So, yung afam mo, best, hindi yan nagmamahal sa'yo, kundi ang minahal niya ang pera mo. Kung meron kang naibigay, mas matutuwa yan. Obvious talaga. Pero wala kang naibigay, kaya nagalit sa'yo. Kaya magmula ngayon, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yan, bes. Humanap ka ng ibang afam. Maraming afam na matino.
mamahalin ka at tatanggapin ka kung ano ka. At wag mo nang replyan talaga yan. Kasi pag replyan mo yan, lalaki pa yung issue at baka ikaw pa manghinayang pa mawala yan. Pasaway naman talaga yan. Tandaan nyo, huwag kayong maglabas ng pera sa bulsa nyo, best. Kung maapaw yung pera ninyo dyan, tumulong kayo sa mga nangangailangan. Kasi pandemic ngayon, kung maraming kayong natutulong o nagagawang kabutihan sa kapwa nyo, sobrang, ano yun, sobrang blessing sa babalik sa inyo, best. Kasi itong si Apam to, parang ang bilis-bilis niya nga. Sige, hindi ka nagbigyan ng 25,000. Bahala ka dyan, ayoko na sa'yo. Hello, the feeling is mutual sa'yo, Apam ka. Buti sana kung ikaw nagbigay, ganun. So, yung mga Apam ninyo dyan na talagang umaasa lang sa inyo, kung hindi kayo nakapagbigay ng gusto nila, nagagalit, ay yan yung mga basurang dapat i-linis-linis pag may time sa buhay ninyo dyan. Tingnan nyo yung mga taong pasaway, yun, basura ninyo yun. Kumbaga, huwag nyo nang pansinin, huwag nyo bigyan ng halaga yung mga taong ganun. Magbigay lang kayo ng halaga sa taong nagpapahalaga din sa inyo. Ito, best, nagalit, best. Ngayon, hindi ka nagbigay, bahala ka. Ganun, Jesus, kung Ginoo. So, magmula ngayon, best, mahalin mo ang sarili mo at tandaan mo, napakaganda mo, best, at deserving mo makatagpo ng matinong afam. Maraming afam na matino at naghahanap ng babaeng mamahalin at ibubuhos yung pagmamahal na meron sila. Ibubuhos yung halagang perang meron sila. Yung iba dyan, wala nang paggagastusan ng pera. So, naghahanap talaga ng babaeng deserving sa pagmamahal nila at doon, ibuhos nila yung pagmamahal at pera nila. So, paano mo matagpuan mo yun, best? Kung nagtyaga ka dyan sa pasaway na afam na yan. Marami talaga sa ating mga kapatid. Shoutout kay Sister Gina Angie A. Kay Sister Gina M. Sister Angie A. Kay Ped Pattinson. O sa inyong lahat dyan, shoutout sa inyong mga nakatagpo na ng afam na thank you Lord ang sabi ninyo. So, sila din yung nakaranas ng mga pagsubok, best. Hindi sila gumibap at nakatagpo sila. Kaya, ganun din ang gawin ninyo. Kung yung pasaway ng afam na meron kayo, ibasura nyo na yan. Huwag yung pansinin niya at maghanap kayo ng iba. At sa paghahanap nyo, isama nyo si Lord. Magdasal kayo ng taos puso, best. Si Lord lang naman talaga ang makakahanap ng paraan para matupad yung pangarap ninyo. Kahit ano pang kayod ang gagawin ninyo. Kung walang blessings ni Lord yan, walang effect yan, best. Ganun. So, maraming salamat sa pag-share mo, best. And sana maliwanagan na kita. At magmula ngayon, ibuhos mo yung pagmamahal mo sa sarili mo para yung afam naman na darating sa'yo, para yung afam na matino na magmamahalan tapat sa'yo, eh, kahit papano, hindi naman lugi. Ganun. Mahalin mo yung sarili mo, best. Yun lang talaga ang masabi ko sa inyo. So, magbasa muna ako ng mga comments dito, best. Kasi kahit papano, ayoko masayang oras. Kay Sister Ellen Fernando, hi, nice advice at isali. Ingat po kayo, buo ng inyong pamilya. Laking tulong advice po. Paikot naman po ng singsing kung makahanap pa ba ako. Ganun yung feeling na makahanap pa ba ako. Parang nawala ng pag-asa. So, nasa sa'yo yan, best. Kung ang affirm talagang gusto mo is you never give up. Kasi yung mga taong talagang may goal in life, kung may pangarap sa buhay, gagawa ng paraan para matupad yon. At matutupad yan, lalo na't wala kang sinasaktang inaapakan tao at nagdasal ka, ibibigay ni Lord yan at higit pa dyan sa hinahanap o pinapag-pray mo. Kutin natin. Nandito ka naman talaga sa nandito ka sa gitna ng broken heart saka sa star, best. So, baka nabigo ka before. So, katabi mo ang star. Ibig sabihin, may pag-asa kang makatagpo ng tamang afam. So, maghanap ka, best. Laetitia Nobles, Noble or Nobly? Hi, si Sally watching from Saudi. Idol talaga kita. Stay safe and God bless. Salamat sa'yo, best. Ingat ka dyan. Ganon. So, kay Jones and more. Ma'am, Ate Sally, if ang afam ay 5 months na po, tapos inalok ka na niya ng kasal, kaya lang po, wala po siyang masyadong oras dahil sa trabaho po. Tapos kung hindi po niya pinapakilala or friend niya, hindi ka pinakilala sa friend at pamilya niya. Ano po ba yun? Seryoso po ba yun? Ask ko lang po para sa friend ko, yan, nangangamba po siya. So, yung kaibigan mo, ay wag mo nang aksaya ng oras, nangangamba-ngamba ka pa sa malabong afan, basura mo yan, best. Pag ako, dapat ganun kayo mag-decide, best. Wala kayong panahon na dapat isayang doon sa mga tao malabo. Maghanap kayo ng afam na sigurado. Itong afam mo, eh, kasalan, pakasalan kita, mag 5 months na, pakasalan kita, walang masyadong time. Ang afam na seryoso, best, at may planong pakasalan ka, ay laging may time yan. Hindi ka magiging uhaw sa atensyon niya. Hindi ka magiging uhaw sa time and effort niya. Kahit gaano ka busy yung afam nyo, kung talagang seryoso yan sa inyo, laging may time yan, best. Bakit? Kasi ikaw yung taong mahalaga at ikaw yung taong pangarap na makasama niya habang buhay.
Ganun lang yung best. So, huwag mong sayang ang oras dyan. Brangkahin mo yan. Dalisain mo yan. I need a man who will be my future partner in life. I am here to find my future husband who will love me and no one else. Who feels like I'm very important to his life. Mga grupa, kasi yung time ko nung nagsisearch pa ako, talagang dinidiretso ko yung mga kausap ko. Matira, matibay dyan. Bahala kayo. Wala, hindi ko mahihina. Hindi ako mahihina yung mawala kayo. Baga, lumaki ako. Nandito na ako nung nakilala ko kayo. Hello, ba't ako magsaya ng oras sa inyo? Doon ako mag-time and effort sa taong seryoso at medyo okay. At pinag-aaralan ko rin yan. Pag medyo palpak na, basura ko, diretso yung ako ng pansinin yan. Para hindi masayang oras niyo, best. Yung ganitong afa, may kasal-kasal factor, wala namang time. Hindi ka naman pinakilala sa family and friends niya. Ano yan? Hello? Ano yan? Nag-iisa siya sa buong mundo? At saka, oh, sige, kasal kita. Tumigil ka lang dyan. Handa ka lang dyan. Pakasalan kita. Hello? Ano ko? Nag-aantay ng wala? Ay, nako, sayang oras mo dyan, best. Diretsuin mo yan. Kasi walang time. Hindi ka nga naipagawang ipakilala sa family or friends niya. Ano kung klaseng importansya meron ka, best? Kasal lang yung sinabi niya para kahit pa paano magtiyaga ka dyan, magantay. Naku, sayang oras mo dyan. Diretsuin mo yan at maghanap ka ng iba. Kasi ang dami namang afaw na matino. Yung klaro, ito malabo kasi ito eh. Well, mawanites, para kay sender, pray ka kay God. Nabigyan ka ng tamang afam kasi pagbigay ng Diyos, tiyak, ayos, God bless us all. Ganda yung salita na yun eh. Pagbigay ng Diyos, tiyak, ayos, amen. Mami's TV, hi sis, kabayan, kabayan? Kasabayan mo ako sa vlog, ano, nahack daw yung account niya. So, ingat ka dyan, best. Maraming salamat at sana maging okay na rin ang subscribers mo ulit. Enjoy ka lang sa pag-upload, best. Ganun. Kay Gina M, Ate Sally, nice vlog, super nice, bagay talaga sa'yo, Ate Sal. Lahat outfit mo, naku. Para sa sender, trust kan katapat niyan, best. Hanap ka ng iba, super daming afam, best. Ayun, tama naman talaga. At huwag mong patagalin, best. Naku, di yan para sa'yo. Naku, iwan mo na yan kaagad. At pray ka all the time, best. Thanks, Ate Sally, and more vlogs. Ayan, kaya mahirap mag-full trust, ganun. Dapat tibay talaga tayo dito, ganun. Huwag kayong masyado magtiwala sa mga afam ninyo, best. Lalo na pag guys, seryoso yung feeling nyo, seryoso yan. Huwag pa rin kayong magbigay ng buong pagmamahalin nyo at tiwala kasi anytime pwede magbago yan. Doon sa afam, nasabi niya, he's tired of you. Ganon. So, nagsabihan ka na ng afam, I'm tired of you. Ganon, parang pinilit mo pa yung, ano, best, sarili mo. Eh, wala naman talaga siyang gusto sa'yo. Kawawa ka. So, kay Sister Marivic Villami, to the sender, iwanan mo na yan dahil walang kwenta yon. Tama, best. Walang kwenta naman talaga yon. Binasura. Parang siya nang nabasura sa'yo. Una-unahan factor, nauna ang lolo mo. Ganon, basura ka na niya. Ang trato niya sa'yo, parang taong walang silbi. Ganon. Gusto mo ba yung ganon, best? Ang hanap mo bang tao ay ganon? Yung tinatrato ka parang walang silbi? Naku. Kay Lynn Lizano, yung afam ko, bigla na lang hindi nag-message. Nang hindi ko alam ang dahilan, pero lagi ko naman siyang nakikitang online, kaya pinabayaan ko na. Tama ginawa mo, best. Basura mo yan. Hindi yan komportable sa'yo, hindi yan contented sa'yo, kaya naghanap ng iba. Walang time sa'yo, biglang nawala, kasi nga mayroon ibang kinababalaghan siguro. Yula, patidungan. True po yan, idol. Thanks God po. Nasasabi ko na dumating siya sa life ko. Ah, 15 signs na seryoso ang ka-LDR. So, good luck sa'yo, best. Mukhang okay na talaga yan. Ayan, kay Sister Darling. Hi, Ate Sally, pahingi po ng advice. 1 year na po kami ng afam ko. We have a lot of plan. Especially our wedding this year. Pero hindi siya makamove on sa past. At saka, palagi po kami nag-away dahil sa past. Kahit ganun po, ano pong gagawin ko? Naku, gawin mo dyan, basura mo yan. Alam mo, makipag-ano kaya. Talagang ipilit mo yung sarili sa taong gusto kang pakasalan. Pero ang inisip yung ibang tao, kawawa ka, best. Bakit? Pag uras na galit yan, mapahungawan. Ikaw yung malabasan ng galit niya, best. Eh, hindi naman talaga ikaw ang mahal ko eh. Yung isang mahal ko, tapos ikaw yung nandiyan kasama niya, tapos yung isang iniisip niya, nako, di bali na mag-ano siya, wedding plan, tapos yung laging binabanggit yung ex, doon ka na lang magpakasal sa ex mo, bakit ka nag-entertain ka pa sa akin, yung ex pa lang gusto mo. Kawawa ka, best. Huwag kayong makakit sa mga wedding plans dyan, bakit nag-iisang affirm lang ba yan? Ang daming affirm na matitino, kayang ibigay lahat ng gusto niyong nasa isip niyo ngayon at higit pa dyan. Paano niyo matagpuan yan kung nagtiyaga kayo sa affirm na malabo? Malabo yan, best. Bakit? Wedding plans, nandiyan, nakaplano na lahat, pero ang lagi iniisip yung ex.
at lagi kayo nag-aaway, obvious naman, ngayon pa lang nakikita mo na yung future best na lagi talaga kayo mag-aaway. At hindi talaga maiwasan niya, sisingit-sisingit yung ex niya. Bakit? Doon ang gusto niya eh, yun ang love niya eh. Hindi siya magbabanggit ng ex niya kung ikaw yung mahal niya. Bakit? Ayaw kanyang masaktan. Pero kahit alam niyang saktan na saktan ka na, nag-aaway na kayo, tuloy-tuloy pa rin siya. At tuloy pa rin yung plano niya sa ex. Yun, binabanggit niya yung ex niya. At may plano na nga daw siya para sa, hello, baka nagkamali kang affirm ka. Baka ang plano mong wedding ay dun sa kabila, dito mo na send. Ganon. Mahalin niyo ang sarili niyo, bes. Huwag niyong isingit yung sarili niyo sa taong iba yung gusto. Kawawa kayo dyan. Kawawa yung kinabukasan niyo dyan. Hindi kayo sumali sa dating site para maging kawawa ang buhay niyo. Para maging kawawa kayo sa taong sa pagsasamahan niyo. Talagang kung itutuloy niyo yung sarili niyo, ipipilit niyo yung sarili niyo sa taong hindi naman talaga seryoso sa inyo. Kasi sa ibang tao nakafocus o wala masyadong time sa inyo, eh, ba't kayo nagtsaga dyan? Paano nyo matagpuan yung matinong affirm? Marami kayong affirm na matino at naghahanap ng matinong babae din at seryosong babae. Kung ikaw yung babaeng tipong matino at seryoso, paano ka makatagpo ng destiny mo o katugma sa gusto mo o katugma sa ugali mo? Kung ang ginagawa mo ngayon ay pumapatol ka pa rin dyan sa affirm na pasaway. Yung mga affirm ninyo, additional problem lang yan sa buhay. Ang dami natin problema sa buhay, bes. Mag-isip-isip kayo, mahalin nyo ang sarili nyo, alagaan nyo yung sarili nyo. Yan yung pinakapuhunan ninyo para sa affirm na matitino. Para yung affirm na matino dyan. At kung makatagpo na kayo ng affirm na matino at nagmamahal talaga sa inyo, eh kahit papano hindi siya lugi, bes. Kasi mahal mo ang sarili mo at nakikita niya yan. Ganon. So, ganon talaga ang gawin nyo, bes. Mahalin nyo ang sarili nyo at huwag nyo ipilit ang pagmamahal nyo sa taong hindi kayo gusto. Eh, kayo kaya, pilitin kaya kayo ng lalaking hindi nyo gusto at mamimili talaga sa inyo, anong feeling nyo? Dapat isipin nyo yung mga ganon. Isipin nyo na, eh, ang lalaki ganon din nyo, naiirita yon. Kung pinipilit nyo yung sarili nyo sa kanya, eh, hindi nga kayo type. Eh, gawin kaya ng lalaki yan sa inyo, hindi nyo type ng lalaki. At pinipilit nyo yung sarili niya sa inyo, ano kayang feeling nyo? Isip-isipin nyo yung ganon. Ganon yung talagang dapat ma-realize ninyo para hindi kayo kawawa. Diana Kabansag, para sa sender, iwanan mo na yan. Hanap ka ng affirm na ikaw lang ang mamahalin. Love yourself at pray kay God para guide ka. Keep safe, everyone. Talagang matibay na itong kapatid nating si Sister Diana. So, good luck sa inyong lahat, mga best. Tama yung advice niya dun sa affirm na he's tired of you. Mahirap yung ganon. Nako, si affirm na lang yung nagtulak sa iyo, best. Nga, pagod na daw siya sa iyo. Tapos, singit-singit ka pa rin. Tama yung advice niya. Mahalin yung sarili ninyo. At maghanap kayo ng affirm na kayo lang ang mahal, na special kayo. Tandaan niyo yan. You deserve to have somebody loving you. Ganon. Yung affirm na talagang, Lord, ganito yung affirm na gusto ko. Ikaw nang bahala, Lord. Kasi si Lord naman talaga ang gagawa ng paraan. God will always make a way. And tandaan nyo, in God's name, walang imposible, best. Kahit gaano pa ka-imposible yung mga nasa isip ninyo. Pag si Lord na ang kikilos, tandaan nyo yan, manginghilabot kayo dahil higit pa doon ang ibibigay niya sa inyo. In Jesus' name, amen. Ingat kayong lahat dyan. God bless.